Hi everyone! Welcome sa ating Front Row All Access Online Tutorial. Ang pag-uusapan natin is all about Genealogy Tree or Organizational Structure. Bakit mahalaga na pag-uusapan ang genealogy? Dahil dito mo pwedeng mamonitor yung tamang structure ng iyong organization. Dito mo din pwedeng malaman ang unique ID number ng iyong members na kung saan gagamitin mo ito sa pag-fill up ng form kapag meron tayong bagong referral. Para makapunta sa Genealogy Tree, i-click lang natin ang Business Profile tab sa may account page. Dito sa Business Profile, makikita mo na agad ang ilang detalye ng iyong genealogy. Makikita mo na ang iyong account, makikita mo na din yung first downline sa left and right mo. Makikita mo din dito ang first 5 downline ng iyong organization, left and right. Makikita mo din dito ang most active user or member ng left and right mo. Punta naman tayo sa kabuuan ng Genealogy Tree. Ang kailangan mo lang gawin ay i-click ang Genealogy Tree button. And here we go. Makikita mo na agad ang 7 level row ng structure mo mula sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If kung hindi mo makita ang members mo sa nakashow sa structure, pwede mo siyang i-research. I-type mo lang ang name or surname, halimbawa, Kumabig, and then click search. Dito makikita mo lahat ng may kinalaman sa word na Kumabig. And dito mo na pwedeng piliin kung sino talaga yung member na hinahanap mo. So halimbawa, itong si Cindy Kumabig 01. Dito mo na din malalaman yung unique ID nung hinahanap mo. And pag naklik mo na yung pangalan, yung talagang hinahanap mo, click mo yung generate structure. And then here we go, makikita mo na yung structure ni Cindy Kumabig. Pag tinutok mo yung mouse doon sa mismong structure, makikita mo din dito yung unique ID ng member mo na yon. Ngayon, kung gusto mong bumalik sa main structure, click mo lang ang main structure button. Sa bandang kanan naman, makikita mo yung left node at right node. Ibig sabihin, lahat ng nasa left mo ay may red line ang edge. At lahat naman ng nasa right ng account mo ay may black line ang edge. Makikita mo din dito sa kanan ang vacancy indicator. Kapag walang shade ang bilog, ibig sabihin bakante. Kapag may shade, hindi na bakante. Halimbawa, etong si Saturnino. Walang shade yung right niya, ibig sabihin bakante yung right niya. At di na bakante yung left niya dahil may shade na. Si Lillian Joy naman, kabaliktaran ng kay Saturnino, walang shade ang left niya, kaya bakante ang left niya. At ang right naman niya, may shade na, kaya hindi na bakante ang right niya. Ito namang si Christine. Dahil walang shade pareho ang left and right niya, ibig sabihin ay bakanteng pareho ang left and right niya. Ito namang si Altea, dahil parehong may shade ang left and right niya, ibig sabihin parehong hindi na bakante ang left and right niya. Isa pa din sa maganda sa Genealogy Tree ay ang mayroon tayong tinatawag na Account Color Indicator. Kapag gold, kulay dilaw. Kapag silver, medyo kulay blue. Kapag platinum, gray. Kapag bronze, kulay brown naman ang color. So halimbawa, si Arnel is a platinum account. Si Angelito is a gold account. Si Justin ay silver account. At si Keisha naman ay bronze account. At yun ang Genealogy Tree overview ng Front Row All Access. I hope may natutunan ka sa tutorial natin ngayon. Again, I am Sanito. See you sa next video natin.